Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinagdadasal ngayon, lalong higit yung mga kagalingan sa ating mga karamdaman na ating inihingi ng tulong kay Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin nabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinatigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamang tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan. Iyong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang maliligtas. Dudurogin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyod ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin ay sa iyo naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin.
Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan, nadakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksikat, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At nawa ang lahat ng inyong mga hinihiling at ipinapagdasal ngayon sa tulong ni Padre Pio ay ipagkaloob sa ating lahat. Amen. Alam ko maraming baon-baon tayong ibinubulong ngayon sa Kanya. At nawa ang biyayay inyong makamtan. Ating pagnilayan ang pagbasang ating napakinggan lalong higit sa mabuting balita. Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito na nga ang Mesiyas. Ito'y sabi ng mga nakarinig kay Jesus. Nung mapakinggan nila si Jesus, kanilang napatunayan na talagang si Jesus na ang Mesiyas, ang propetang kanilang inaantay sapagkat sila'y nakinig kay Jesus. Nakinig. At yan ang ating pagnilayan, mga minamahal, ngayong panahong ito ng Kwaresma. Mahabang panahon ang dumaan na sa ating buhay, marahil ay tayo ilang taon nang hindi nagkukumpisal, hindi nagbabalik loob, pero ngayon tayo naririto, ano? At nakakatuwa, ano, ang dami ng nagkukumpisal, ang dami ng nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ano, sa mahabang panahon, sila'y tinawag ng Panginoon sapagkat nakapakinig sa Diyos. Nakapakinig. No? Mga minamahal na mga kapatid, pag tayo'y busy-busy sa ating trabaho, busy-busy tayo sa ating tahanan, sa maraming gawain, sa ating buhay, yung para bang ang maghapon ay kulang na kulang sa iyo, ang hirap mapakinggan ang tinig ng Diyos na laging nangungusap sa atin. Pag sobrang busy natin sa mga maraming bagay, talagang tayo'y mapapagod, tayo'y mahihirapan, tayo'y magkakasakit, ang dami nating mararamdaman, tayo'y madidepress, tayo'y may stress, makakaranas ng iba't ibang uri ng sakit, hirap. Ngayon, anong ating gagawin? Makinig sa Diyos. Maghanap
ng oras lagi na ikaw ay magiging available sa Diyos, kay makinig sa Diyos. No? Kita ninyo, daming tao ngayon lagi dito, gustong mapakinggan ng Diyos. Gustong marinig ang Diyos sa kanilang puso. Ang daming pinupuntahan lugar pero nagsusumiksik sa Padre Pio sapagkat gustong marinig ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, yan ang ating pagsumikapan na mapakinggan natin ang tinig ng Diyos. Tumahimik tayo, no? Sa mundong maingay na ang laging hawak mo bago matulog ay cellphone, pagkagising ay cellphone, ano? Nakain ay naka-cellphone. Ano? Wala nang ilang minuto laging hawak, ano? Minsan ang Diyos ay nangungusap sa iyo, may gustong sabihin sa iyo, ikaw na busy, hindi mo siya marinig. Hanggang isang araw, ang dami na niyang ginagamit na pamamaraan, pero hindi mo pa rin siya maunawaan at mapakinggan. Gumagamit na siya ng mga tao, ng mga pangyayari sa buhay mo, pero siya hindi mo pa rin mapakinggan kasi busy ka. Kasi marami kang pinagkakaabalahan. Minsan napapakinggan lang natin ang Diyos pag tayo ay tahimik ng lumuluha sapagkat napakabigat na. At minsan, nangyayari yan at yan ay hinahayaan ng Diyos mangyari sa atin para lang mapakinggan natin siya. Para lang tayo'y patimuin sa ating buhay. Para tayo patiningin sa ating buhay ng Panginoon. At yan minsan ang masakit at mahirap unawain ng tao sapagkat hindi nga natin mahagip ang kanyang puso at ang kanyang isip. Minsan ang kanyang pamaraan na sa atin, masasakit na. Sapagkat noong una, siya'y nagsasabi sa iyo pero siya'y baliwala. Ngayon, gusto kanyang makausap, ay gagawa din siya ng paraan. At yun nga, minsan ay dumadating na sa punto na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin, ay di masasakit na para sa atin. At minsan, karamdaman, no? Minsan, pangyayari sa pamilyang hindi mo inaasahan, mga bagay na misteryong biglaan, no? Mga events, kahit sa nature, mga pamaraan. Mahirap isipin at unawain na ganyan ang ginagamit ng Diyos para lang sabihin ko sa iyong mahal kita, anak. Huwag kang lumayo sa akin. Ayaw kong isang araw hindi ka sa akin pumunta. Kaya ang mga pangyayaring yan ay para sabihin ko sa iyong lumapit ka sa akin. At sasabihin natin siya ang ating tagapagligtas. Kaya nawa ang Kwaresma itong panahong ito ang magpatimo sa ating kalooban. Anong gagawin natin ngayong panahong ito? Maraming ritual ang ginagawa ngayon. Pag-aayuno, pagkakawang gawa, pagdadasal, ano, pagpipilgrimage, ano, marami tayong ginagawang ritual ngayong panahong ito. Sapagkat ang mga yan ang magdidisiplina sa ating kaluluwa para tayo mapalapit sa Diyos. Huwag niyong babaliwalain ang ganitong panahon. Huwag niyong sasayangin. Pagka Biyernes, minsan kinakalimutan natin na tayo ay hindi natin dinidisiplina ang mga bagay na masasarap sa ating panlasa. Gaya ng halimbawa, kakain tayo ng karne. Wala lang sa atin. Ano? Minsan, talagang disiplinahin natin ang ating kaluluwa. Huwag nating hahayaan na tayo'y babad sa kasalanan. No? Huwag na tayo'y tigmak ng putik ng pagkakasala. Ang Diyos laging ang kamay
ay nakaambang sa atin. Ang inaantay niya yung tao na magtataas din ng kamay para siya'y iahon. Ang problema sa atin, ini-enjoy natin ang kasalanan. Ini-enjoy ng tao ang sin. Sarap na sarap ang tao sa kasalanan. Kaya ang Diyos, lagi siyang gagawa ng paraan, makaalis ka dyan sa iyong kinalulugmukan, sa iyong bisyong kasalanan. Gagawa ang Diyos ng paraan. At sabi ko nga sa inyo, pag siyang gumawa ng paraan, ang sakit minsan. Ang hirap unawain at ang hirap tanggapin. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat. Ang pagkisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiram ay salat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-inisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Napapagal aking pagiging hawa.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapaging dapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kabit-gipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais natin palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo na aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po.
Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po inalayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo na hapon. Ang aklat dasal lang po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa na hapon. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyo anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para
para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.